Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng Agosto 13, 2024. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Pagtaas ng kaso ng dengue sa Negros Occidental. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Negros Occidental. Dahil dito, ilang ospital sa probinsya ay nagiging overheated na nahihirapan sa pag-asikaso ng mga pasyente. Ang lokal na pamahalaan ay nananawagan ng karagdagang tulong upang mapigilan ang paglaganap ng sakit na ito. Senado aprobado ang Enterprise-Based Education and Training Act. Inaprubahan ng Senado ang isang mahalagang batas na nagbibigay daan para sa Enterprise-Based Education and Training, EBET, framework. Ito ay naglalayong mas palawigin ang kaalaman at kasanayan ng mga manggagawa upang makasabay sa makabagong teknolohiya. Tensyon sa Scarborough Shoal. Muling umiikting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular na sa isyu ng Scarborough Shoal. Patuloy na ipinapahayag ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang posisyon sa usaping ito, habang nananatiling alerto ang mga otoridad para sa posibleng kaganapan. Pagpupursige ng IAHGI sa laban kontra kahirapan. Nangako ang Department of Social Welfare and Development, IAHGI, na palalawakin pa ang kanilang mga programa laban sa kahirapan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos, iya layunin ng mga bagong programang ito na mas matulungan ang mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Investigasyon sa dating COMELEC Chair Bautista. Sinimulan na ng Commission on Elections, COMELEC, ang investigasyon laban sa dating chairman na si Andres Bautista kaugnay ng mga alegasyon ng suhol at money laundering. Ang investigasyon ay kaugnay ng mga paratang na may kinalaman sa 2016 na elections. Pagpaparangal sa mga Filipino Olympians. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino athletes na lumahok sa Paris Olympics 2024. Bukod sa mga parangal, nagbigay din ng cash incentives ang Pangulo bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Pagkamatay ng libo-libo dahil sa matinding heatwave sa Europa. Ilang bahagi ng Europa ang nakakaranas ng matinding heatwave na naging sanhi ng pagkamatay ng libo-libong tao. Ang mga ospital ay napupuno at ang mga opisyal ay patuloy na nagpapaalala na mag-ingat at magpatuloy sa mga preventive measures. Tensyon sa pagitan ng Asia at Iran. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo na matapos ang ilang insidente ng pagsabog at pag-atake sa Persian Gulf. Ang mga eksperto ay nag-aalala na maaaring lumala pa ang sitwasyon. Pag-atake sa African Union Forces sa Somalia. Isang malawakang pag-atake ang naganap laban sa African Union Forces sa Somalia, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalo. Ang pag-atake ay isinasagawa ng grupo ng Al-Shabaab, na patuloy na nagiging banta sa rehiyon. Malawakang wildfire sa Canada. Sa Canada, ilang mga komunidad ang napilitang lumikas dahil sa mga malawakang wildfire na sumisira sa mga kabahayan at kagubatan. Patuloy ang mga firefighting efforts, ngunit nananatili ang panganib ng mas malawak na pinsala. At iyan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ito po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa mga pinakabagong balita. Magandang umaga, Pilipinas!